Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari ng Midian. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng desyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog o yung nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, barin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasamahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksiyan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Aleluya, aleluya! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinapahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyo'y, sinabi ni Jesus, "Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat tinilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at tinihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.